We will make a few years the golden age of infrastructure in the Philippines. In other words, we are going to build, build and build. Isa na namang malaki at magandang proyekto ang nakatakdang bubuksan ang unang bahagi nito from Bago Aplaya to Matina Aplaya. Ang project nga na ito ay may kabuuang sukat na 18.2 kilometers. Na may allocated budget na umabot sa 2.6 billion. Sinimulan nga ang nasabing proyekto noong year 2017 pa, na may kasamang 11 na mga tulay, at 4-lane road ito. Bukod pa nga rito, makakatulong din ito ng marami, lalo na sa gustong mag-ehersisyo at makasagap ng sariwang hangin, dahil meron din itong designated bike lanes para sa mga siklista. Ang project nga na ito ay tinatawag nilang Davao City Coastal Road, at sa ilalim pa rin ng Build Program ni Pangulong Duterte. Maraming Dabawenyo nga ang masaya sa proyekto, dahil malaking tulong ito, upang maibsan ang lumalalang traffic sa lugar, at inaasahan ding mababawasan ang travel time mula Junction Davao, hanggang Cotabato Road sa 30 minutes. Magbibigay benepisyo nga rin ito sa 10,000 na mga motorista araw-araw. Ayon nga sa DPWH o Department Works and Highways, the feature of the coastal road is not only as access to any traffic, but also as tourism convergence area, dahil meron itong lugar para sa publiko upang makapaglakad-lakad din, gaya sa isang park. Gayunpaman, sa kabila ng pansamantalang pagkatigil sa construction ng nasabing proyekto dahil sa pandemya, ay hindi pa rin ito naging hadlang upang hindi matapos ang proyekto. Hintay na nga lang ang pamunuan ng DPWH ng inauguration upang tuluyan ng buksan ang first segment nito sa publiko. Sa dami nga ng infrastruktura na pinapatayo ng gobyerno sa lahat ng sulok ng Pilipinas, ay tila hindi pa rin ito sapat sa mga kritiko, na hindi nga nakikita ang magandang ginagawa ng pamahalaan sa bansa, bagkus sinasabi pa nilang, hindi matagumpay ang ginawang programa ni Pangulong Duterte para sa mamamayang Pilipino. Ramdam na nga ng taong bayan ang malaking pagbabago sa bansa, na ngayon lang uli naramdaman, pagkatapos ng ilang dekada na dumaan, dahil sa tunay na malasakit ng Pangulo sa bayan. Nakakalungkot lang din dahil hindi naman lahat ng magandang proyekto ng gobyerno ang ibinabalita sa mainstream media. Umani nga rin ito ng samot-saring komento sa mga netizens, at narito ang kani-kanilang mga mensahe. Kaya ano ang inyong reaksyon sa magandang balita na ito? Mag-iwan lamang ng komento o opinyon. Maraming salamat po.